Hello mga cookers! Magluluto tayo ngayon ng napakasarap na ulam, pininyahang manok. Let's start! Mag-start na tayong mag-gisa, pero instead na oil ang gagamitin natin, gagamit tayo ng butter. Mga 3 tablespoons ng butter, 3 kutsara. Tutunawin lang natin yan sa huwag masyadong malakas na apoy, no? Medyo mahina lang muna na apoy. Pero pwede rin kayong gumamit ng margarine. Kapag natunaw na, ilalagay na natin yung 5 cloves ng garlic, mga 4 to 5 cloves ng garlic. Iingatan nyo lang po na huwag masunog kasi syempre ayaw naman natin na pumait yan, ano? Naglagay na rin tayo ng isang pirasong sibuyas. Hindi naman yung kalakihan, no? Yung katamtaman lang. Yung sibuyas dito sa atin mas malasa, no? Yung maliliit. Yan. Pero mga isang piraso lang. Huwag lang ninyong susunugin, ano? So, katamtaman lang yung apoy. Ngayon, ilalagay na natin yung isang buong manok. Pero islicein nyo ng maliliit na piraso. Ayan. So, pwede rin kayong gumamit ng ano ng ibang part, chicken breast, pero mas mabilis maluto 'yon, ano? And then ilalagyan natin ng paminta and patis. Yan, mga siguro mga isang kutsarang patis. Yan. Para habang sinasangkot siya na natin, nagkakalasa na siya. Yan. So, haluin lang natin saglit. And then siguro tatakpan natin ito para lang masangkot siya, magisa siya sa mga ano natin, sa mga panggisa natin kanina ng mga siguro mga 4 to 5 minutes and then babalikan natin. Pagkatapos ng 5 minuto, yan, ang bango-bango talaga. Ang bango talaga kapag ka nag-aano tayo, nagigisa. No? Lalo na butter yung ginamit natin. Ngayon, maglalagay na tayo ng milk. Yung maliit na lata, siguro mga 150 ml. Ayan. And then, ilalagay na natin para talagang lumasa na yung mga pineapple natin. Isang lata, yung 157 grams. Yung nasa lata na pineapple, ano. Pero yung syrup niya, itatabi nyo kasi gagawin natin mamaya ang slurry. Okay. So, tatakpan natin to hanggang sa lumambot yung karne. Ayan, so after 10 minutes, kumukulo na, di ba? Pero siguraduhin natin sa point na to, luto na yung chicken. Tender na siya, ano? Pero baka ang ginamit yung manok, yung native, syempre mas matagal pa kuluan yon. Chicken breast, mga fillet, kung yun yung ginamit nyo, mas, ano yun, mas mabilis maluto. So, iche-check nyo yung manok kung luto na sa point na to. Naglagay na rin tayo ng 2 kutsarang asukal. Brown sugar yung nilagay ko. Pero kung white sugar, walang problema. Okay lang yung white sugar. Ano? Siguradong magugustuhan nyo to. Napakasarap nitong pang-ulam. Kaya ihanda-handa nyo na yung mga, ano, mga extra rice ninyo mamaya. Ano? Gagawin muna natin yung ating slurry mixture. So ito yung syrup na tinabi natin kanina dun sa pineapple chunks natin. Maglalagay lang tayo ng 1 kutsarang cornstarch. Tapos tutunawin natin siya dito. Pero kung wala na yung syrup ninyo, accidentally natapon, 1/4 cup water, tunawin nyo yung 1 kutsarang cornstarch. Okay, so ilalagay natin yung slurry natin dito para lumapot lang yung ano, yung sabaw. Yan. Para mas ano, mas kakapit din siya dun sa kanin. Nako. Talagang ano, ang bango-bango, ang sarap ng amoy, ano, lalo na gumamit tayo ng butter. Iba yung aroma na nabibigay ng butter, tsaka yung sa flavor, nakaka-add din yun. Naglagay na rin tayo ng 1 kutsarang suka, pero huwag nyo munang haluin para hindi mahilaw yung lasa. So, maghihintay tayong saglit, ano. Siya nga pala, gusto kong magpasalamat, maraming salamat sa The Foodie Bee sa support na binibigay po ninyo sa maliit na channel na ito. Ilalagay ko yung link sa description box sa baba para ma-visit din po ninyo sila. Ano? Kung gusto nyong tumawa habang nanonood ng mukbang yan, bisitahin ninyo sila. The Foodie Bee. Ngayon, naglagay tayo ng mushroom, 1 maliit na can, at saka red bell pepper. Ayan. Tanggalin nyo lang yung, ano, yung buto
sa gitna ng bell pepper bago ninyo siya slicein at ilagay dito. Haluin lang natin. Malapit na to, saglit na saglit lang, di ba? Meron na tayong special na ulam para sa araw na ito. So, isi-season na natin siya ng salt and pepper. Ito na yung final seasoning. So, i-adjust nyo na kung ano yung alat na gusto ninyo. Siyempre, katulad nung lagi kong sinasabi, iba-iba yung ano natin. Panlasa natin pagdating sa alat. Ano? Okay. So, hintayin lang natin to ng kumulo. And then, ready na to siya na i-serve. Yan. So, maraming salamat po uli sa pagsama ninyo sa akin. Sana lagi kayong makikipaglutuan at makikipagtikiman sa mga niluluto natin. Okay, ngayon, so kumukulo na siya. Actually, pwede na ito. Ready na siyang i-serve. So, ito lang yung gusto natin. Yung sakto lang yung sabaw para merong, ano, alam nyo naman, tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa mga sabaw. Ayan. So, pwedeng-pwede na natin itong pagsalu-saluhan. Siguradong magugustuhan ninyo ito. Ano pang hinihintay ninyo? I-try nyo rin itong recipe na to. Pininyahang manok. Siguradong magugustuhan ng buong family ninyo. Let's serve! Ngayon, nakapagluto na naman tayo ng isang napakasarap na pang-ulam, pininyahang manok. Sana magustuhan po ninyo ito at ng buong pamilya ninyo. Ano, magkita-kita uli tayo sa susunod. Maraming salamat!